Hello mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. Hello mga sisi ko, kumusta na po kayo? Okay, so for today's vlogs, nakita nyo naman siguro sa title ko na bote ng mga soft drinks dahilan ng pagtatampo at pag-aaway ng tayo at ang mga customer, di ba? Okay, so mainit-init pa ito ngayon dahil mga ilang araw na sunod-sunod na po itong nangyayari dito sa aming sari-sari store. Yung mga customer namin, sure na sure po na nagtampo sa amin. Okay, so dito kasi sa lugar namin mga sisi, stricto po talaga ang Coke, ang Coca-Cola. So pag wala po tayo mismong may sari-sari store, wala tayong bote, ay hindi po kami makabili dito sa lugar namin. Okay, so comment down below kayo kung relate ba kayo, kung ano yung masasabi ninyo, relate din ba kayo sa sitwasyon namin ngayon. Okay, so tulungan nyo ako mga sisi kung ano yung dapat gawin natin. Okay, so dito sa lugar namin, tulad ng sinabi ko, hindi po kami makabili ng soft drinks, ng Coca-Cola product pag wala po tayong bote. Lahat naman tayo na may mga sari-sari store ay nakaka-experience po na nauubos po yung ating mga bote. Kahit na nagdi-deposit po sila, wala nang naibalik sa atin. How much more kung hihiramin nila? Mabalik pa kaya? Yan yung tanong. Diba? So, dito kasi sa lugar namin, yung mga kapitbahay namin, alam naman nila na bibili sila ng soft drinks. Pero hindi po sila magdala ng bote. Kasi nga, nasanay sila na noon, kahit na walang bote, ay pwede silang mag-deposit. Kasi medyo matagal naman na ano na yan dito sa amin na implement na pag walang bote, wala talaga kaming ibigay na soft drink. Sorry po talaga. Kasi nga, ilang case na po doon sa likod namin ang walang laman. Wala na po talagang laman. Dahil nga, iwan ko lang kung saan napunta yung mga bote. Kahit na binayaran nila, hindi na po talaga mabalik. Iwan ko lang kung ano yung nangyayari. Isa ito sa mga problema natin na may mga sari-sari store, di ba? Nasaan na yung mga bote. So, nung isang araw, may bumili dito sa amin na wala nga siyang dalang bote. Tapos, gusto niya na ibalik lang daw pagkatapos kumain. So, yung mga linya na yan, mga sisi, ay pabalik-balik na lang yan na sinasabi ng ating mga customer na ibalik lang, saglit lang, ibalik ka agad. Pero, yung iba, pwera sa mga customer na mabubuti, ibalik talaga nila. Pero marami sa kanila rin ang hindi tumutupad sa kanilang mga sinasabi na ibalik. Kasi pagkatapos ng kain, upo-upo, nood ng TV, text-text, so hindi na nila maalala pa na yung bote na hiniram nila na kailangan pala talaga natin. Kasi hindi sila yung nasa sitwasyon natin, mga sisi. Yun nga yung sabi ko kay Kuya Dave na baka sumusubran tayo sa higpit ng ating mga customer. Nagtatampo na sila, baka hindi na sila bumili sa tindahan natin. Yun yung sabi ko kay Kuya Dave. Hindi pa kaya na sobrang higpit na tayo. So, sagot ni Kuya Dave sa akin, dapat meron ka talagang desisyon na kailangan mo talagang sundin. Kasi nga, kung tayo ay maubusan ng mga bote, tayo ang mawawalan. Wala na tayong maibenta sa kanila kung wala na tayong mga bote, di ba? Okay, so yun yung sabi ni Kuya Dave. Kung nag-aalala ka, palagi na lang ganyan, na pagbigyan natin sila, darating talaga yung time na wala na tayong maibenta tulad nga ng sabi ko, wala na tayong maibenta sa ating mga customer dahil mauubos talaga at mauubos, mapupudpud at mapupudpud yung bote natin. Hindi katulad noon na walang problema, kahit na maubos lahat yung mga bote natin, pwede tayong makabili kahit na isang truck pa yung bilhin natin na wala tayong bote, pwede tayong makabili. Pero ngayon, pag walang bote talaga dito sa amin mga sisi, hindi talaga kami makabili. Sorry ka na lang talaga. Sorry na lang yung mga case mo na nakatambak dyan. Wala. Hindi ka talaga bigyan ng mga ahente namin dito. Kaya stick ko talaga kami. Kaya lang, yung mga kapitbahay namin, natin siguro noon hindi nakakaintindi sa sitwasyon natin kasi hindi sila ang nandito sa ating sitwasyon. Diba? Hindi sila nakakaintindi. Masabi nila na stricto naman, hindi magpapahiram ng buti. Meron kaming kapitbahay, last lang din, na yun na nga, sabi nila mag-deposit daw. Sabi namin, kahit na deposit, hindi din pwede. Kasi diba, kahit na mag-deposit sila, hindi nila ibalik. Tapos na sabi nila, kahit na dyan lang yung bahay namin, ma'am, kahit na sa harapan lang po yung ibang bahay ng mga nagdala,
di nila po masauli sa amin. At saka, explain na namin sa kanila na need po talaga namin ang bote. Yun nga yung problema kasi gusto nila na sila yung masunod. Hindi nila pinakikinggan yung ating reason, yung explanation natin kung bakit mahigpit tayo sa bote. Kasi ang gusto nila, masusunod na dalhin nila yung bote. Diba, gets nyo ako mga sisi? Ayaw nilang pakinggan tayo, hindi sila makinig sa reason. Basta ang sa kanila, dalhin talaga nila yung bote. I-insist talaga nila na dalhin nila yung bote. Diba, nakakasama din ang loob. Tapos, hindi na sila bibili sa atin. Kasi sumama din yung loob nila dahil hindi natin sila napagbigyan. Kasi sabi nila, nandiyan na lang man sa likod yung bahay namin. Oo nga, kahit na sa likod yung bahay namin, ang patakaran namin, no bote, no soft drinks talaga. So, meron naman silang mga bote talaga sa bahay nila, mga sisi. Kaya lang, yung iba, tamad po na bumalik. Yung iba, sinasabihan namin na kuha po talaga kayo ng bote. Nag-i-insist talaga sila na ibalik lang. So, hindi namin sila pinagbigyan. So, mga ilang minuto lang, nakabalik, may bote naman pala. Meron naman palang bote. Kaya lang, siguro tamad ng bumalik para kumuha ng bote. So, kung makahiram sila sa atin, yun na nga, okay. Okay sa kanila kung makahiram. Pero tayo naman ang kawawa, di ba? Tayo ang mawalan. Okay, so comment kayo mga sisi kasi isa ito sa mga problema ko ngayon. Dahil ayoko kasi isa ito sa pinakaano ko talaga na dito sa aming tindahan, ayoko magkaroon ng mga customer na sumama yung loob sa atin. 'Di ba? Kasi kawalan din 'to sa ating negosyo dahil nga hindi na sila bibili. Pero ito lang po yung tandaan natin. Pag mga ilang araw hindi sila bibili sa atin dahil nagtampo sila, ay ang tindahan dyan ni Rose hindi magpapadala, magpapahiram. Pero mga sisi, di ba hindi na sila bumibili sa tindahan natin? Okay. Pag matry nila sa ibang tindahan na ganun din pala ang rules and regulation kung sa ano pa na no bote, no battle, doon na nila ma-realize na same pala, hindi lang pala ang tindahan ni Rose and Dave ang hindi nagpapadala ng bote, pati rin pala sa ibang tindahan, hindi rin pala nagpapadala. So doon pa nila ma-realize at doon pa ang time na babalik ulit sila sa pagbili dito sa tindahan natin. Okay? So pero meron din talaga ang mga tindahan, mga sisi na siguro nagpapadala pa rin ng bote. Diba? So, hayaan mo sila, hayaan natin sila dahil time will come mga sis na wala na siyang maibenta na coke dahil lahat na lang pinagbigyan niya, hindi siya naging stricto. Maubos yung mga bote niya, syempre pag maubos yung bote niya, hindi na siya makabili sa panel. Okay, so pag wala na siyang bote, wala na siyang maibentang soft drinks, yung mga customer natin na nagtampo sa atin, mapipilitan niyang bumili ng soft drinks sa atin kasi yung kakompetensya natin ay wala na silang bentang soft drinks dahil lahat na ay pinadala na nila. Diba? Pinadala niya pala ng ating kakompetensya. So, masama lang yung loob ko dahil yung iba kasi nating mga customer ay hindi po nakakaintindi sa side natin kasi gusto nila sila yung tama. Ayan, nagtatampo sila, hindi na sila bumibili sa atin. Pero sige lang, hayaan na lang natin sila. Basta, sabi na ni Kuya Dave, kung meron ka talagang desisyon na dapat mong panindigan talaga yan, gawin mo. Kasi, pag palagi ka na lang naaawa or nalulungkot dahil nga magtampo sila sa atin, time will come na tayo din yung magiging kawawa dahil wala na tayong maibentang soft drinks. Ang soft drinks pa naman mga sisi, ayan yung pinaka saleable sa ating tindahan. Yung mga ilang araw nga na naubusan kami ng soft drinks, napakalaking kabawasan talaga sa aming benta. Napakalaking kabawasan, bumaba talaga yung benta namin dahil nga walang laman yung ref namin. So kailangan talaga natin na meron talaga tayong bote para makabili tayo. So comment down below kayo mga sisi kung sa lugar ba ninyo ay makabili pa rin kahit na walang bote, pero dito sa amin mabenta kasi malakas yung Coca-Cola product, so yun lang yung binebenta namin, so yun din yung mga hindi nagpapahiram ng bote, yung Coca-Cola product bawal na ang walang bote. Siguro sa ibang mga product, Pepsi, RC ganyan, so makakahiram kayo, pero yung mga product na yan ay hindi mabenta dito sa lugar namin. So Coke product talaga ang mabenta. Okay, so mga sisi, pinapalabas ko lang yung aking mga sama ng loob, hinanakit. So,
basta comment down below kayo mga sisi ha, kung ano yung experience nyo tungkol sa mga bote. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig mga sisi. Ingat po tayo palagi. Kami ay may kasabihan na kapag maitinanim ay aanihin, kapag maisinuksok may madudukot. Thanks for watching. See you next vlog. Love you all.